Hi, magandang gabi po. Sa dito sa Surigao del Norte, hindi nag-landfall yung bagyong Auring, but we were hit by these heavy rains. Nagkaroon kami ng mga slides, then mayroong isang tulay na give in yung approach area niya. Then I think mayroon kaming dalawang namatay, isang bata at isang matanda dito sa Surigao del Norte. Ah, dalawa po yung casualty, sir? Dalawa. Opo. Yung isa bata nalunod, yung isa naman sa bahay. Oo, ano yung kinamatay na isa sa bahay? Yung isa nalunod, yung isa? Yung sa bahay, yung panhintay nga namin, yung full reports nito. Oh. Opo. Pero sabi niyo, Governor, hindi nag-landfall. So ano ho nangyari? Pero may baha ho nangyari dahil dun ho ba sa mga karagatan? Matakas yung ulan. Pero yung Auring, hindi ho nag-landfall dito sa... Lalo, we were expecting it will hit Surigao. Pero thank God na hindi ito nag-landfall. Pumunta sa iba. Governor, na-mention niyo po kanina, meron pong naganap, may mga landslide po, no? Ilang bahay po yung naapektuhan itong landslide? Kung naman, yung sa landslide ng kuha namin, walang bahay, pero okay. Yung lupa lang na kuha doon sa San Francisco, sa isang town. So we were able to evacuate, may preemptive evacuation kaming ginagawa to this before supposed to be mag-hit yung typhoon. So sa ngayon, Governor, pinababalik nyo na ba sa mga sariling bahay nila, yung mga pina-evacuate nyo? Dahil tingin ko yata, parang sabi ko nina ng pag-asa, mukhang tapos na ho yung pagdaan ng bagyo dyan. Oh, bumalik na ho sila as early as yesterday afternoon. Okay. Kasi parang nalinaw na yung weather namin. So nagkaroon kami ng... Pero yung nag-evacuate, marami rin, around 33,000 persons people affected. 132 barangays. Governor, kumusta po yung mga lugar po sa Surigao del Norte na pinaka naapektuhan? Gaano po katindi yung extent ng mga damages natin? Well, in so far as damages, sabi ko, hindi tumama yung bagyo, but yung ulan, it was malakas. So yung mga barangays na affected, yung sa season, this is the municipality, Taganaan, so marami, yung mainit, then we have this backward. Mostly in the island areas, lalo na sa Surigao, mayroon rin na apektuhan yung GL, where the surfing site is located, San Isidro. So yun ang mga number of families na affected. Opo. Sir, hindi po ba lumala katulad ng sa Surigao del Sur kung saan may mga nakikita po tayong litrato na abot hanggang leeg na po yung baha sa kanilang mga barangay? Wala ho yan dito sa Surigao del Norte. Pero yung damage ho sa mga pananim, wala ho ba? Yung ano ho? Agricultural crops, yung mga sa pananim mo, wala ho ba ang mga na-damage dyan sa lugar nyo? Mayroon na damage sa mga rice field. Pero hindi naman kami maraming agricultural dito areas. Opo, sir, na-mention nyo po nakakabalik na po sa kanika-nila mga tahanan yung mga evacuees natin. Meron pa ho bang mga namili na para sa gabing ito, dyan pa rin po sila magpapalipas ng gabi? At ano pa po, kung may mga kailangan po ba iba-ibang mga barangay, ba yung mga kailangan pa po nila? Wala na, lahat. Bumalik na sila. Buti naman po. In fact, yung as early as around 11 o'clock this morning, yung signal number 1 was already lifted. Tapos, they were provided with mga food packs during the time na we were preparing yung sa coming ng typhoon. But now,
everyone, yung lahat sa evacuees ay pinabalik na namin. Wala so, namang problema ho sa power supply. Normal na ho. Wala naman. Continuous ho yung power supply namin even during this time na malakas okay. yung ulan. Governor, ngayon lang po kami medyo may nakausap na taga ano po talaga, taga Mindanao po, no? Kumusta po ang Surigao del Norte? Maiba lang po tayo, no? Meron po ba kayong kaso dyan ng COVID-19? Sa COVID-19, dito sa the whole province of Surigao del Norte, we have, as of now, we have around 60 active cases. 60? So, 60. So this is divided into the Surigao City, then yung sa mainland na towns and Surigao Island. The Surigao Island ngayon, for the last 3-4 days, bumaba na kami 4 cases na lang from the usual 30-40 cases yung nag-spike yung January. Doon naman sa city, mayroon sila mga 30 cases. Ang mainland municipalities, mayroon sila mga 10 to 11 active cases. Governor, yung Surigao is a favorite, no? One of the na mga kilala na mga tourist spots yan. Sa ngayon ba open na yan for mga tourists kahit pwede puntahan, ganun? Open na ho yung Surigao. We open our airport last December 1 with one flight a day, a week. The moon okay. started with one flight a week. Then starting this week, we increased it to 3 or 6 flights a week. Yung Manila, Surigao, then 4 flights a week for from Cebu to Surigao because of the increased number of tourists coming into the island. So marami ho nakikinig sa atin ngayon. Just in case, marami ang interesado na pumunta dyan. Kailangan ho ba, may mga required ba na they have to have travel clearance or yung mga negative tests as COVID? Yes, we are imposing or requiring those coming to the island, yung RT-PCR negative test, then yung trace up then a health form. Then confirm booking with any resort, but that was supposed to be 5 days confirm booking. But ngayon, today, I reduce it already to 2 days para pupunta pa yung iba. 2 days confirm, ano po to? 2 days before sila pumunta ng Surigao? 2 days confirm booking. Oh, doon po sa mga pagsistayan po na accommodation? Yes. Opo. Alright, sige po. Anything other than that, Governor, na kailangan po naming malaman, may mga ano po ba, kayo hinaing na dapat sabihin regarding COVID, kung may kailangan po ba kayo dito or wala naman na po? May kailangan lang kami dito sa Surigao Island, which is a tourist destination. Wala po kaming RT-PCR or molecular laboratory. Ayan, opo. So pinapadala kung pa. Kung mayroon kami dito, nagsaswab lang dito, then the specimen are brought to Surigao City, yung sa bangka o sa sea crabs. So yung kwan talaga namin, I would like, ito, baka madinig ako ng DOH, kailangan talaga ang DOT na we really need one molecular laboratory. Opo, ayan. Ako, kailangan din kasi dyan ng mga specialists din, Governor, to run the lab. Tanong ko lang, partner, kasi darating din nga yung bakuna. Nakalatag na ba ang inyong plano sa vaccination drive dyan? Just in case meron ho kayo bang mga in-order na para sa LGs dyan? Iyong bakuna ho? Oo, isang bakuna. Kung sakaling dumating na ho, malapit na raw Oo nga sana. Mayroon rin kami. We are sitting aside the 150 million for the LGU for the province to buy itong vaccines. Okay. Pero hindi pa ho kami nakapirma. We are trying to arrange with AstraZeneca. But we are waiting for the AstraZeneca. Pero so mayroon na ho kaming budget. Opo. Kaya lang, Gov, wala na pong tinatanggap ang AstraZeneca na orders ngayon, na new orders. So, kayo po ba ay mamimili? Pero
yung request namin was already accepted. Ah, okay. In fact, 2 or 3 days ago, nagkaroon ng discussion. Mm-hmm. Pero hanggang dyan lang muna. Yun lang, para magtatagal yata ang AstraZeneca, second or third quarter pa yata yan, partner, governor. Opo. Opo, Opo, alright. Sige. Governor, maraming salamat po. Mabuti po malaman namin na hindi naman po pala kayo masyado naapektuhan doon sa Auring. Yes, natangkad na hindi kami nag-bird yung typhoon. Opo, magandang balita po yan, Governor. Salamat po sa inyong panahon, Gov. At ano po, ingat lang po. Iba yung pag-iingat lang po at nagiging maulan pa po ang palito. Salamat rin, Hope. Salamat. Salamat, Gov. Okay. Thank you. Thank you, Gov.